Yo mga idol! Welcome back sa ating channel dahil may bagong pag-uusapan na naman tayo. Kahapon nga po ay pumutok ang balita sa mundo ng NBA. Si LeBron James ay gustong i-trade ni Phil Jackson. Yes mga idol, may bulong-bulungan ngayon. Ayaw ni Phil Jackson kay LeBron James. Mas pabor siya kay Russell Westbrook. At kaugnay nga po ng balitang yan, ayon naman kay Rick Kamla, isang NBA radio host, si LeBron James ay dapat daw i-trade na. At hindi na kailangan lumayo ng Lakers dahil kalapit bahay lamang nila ang maaaring puntahan ni LeBron James. Sinabi ni Rick Kamla malamang daw na hindi i-trade ni Jeannie Buss si LeBron James. Pero kung siya daw ang masusunod, i-trade daw niya si LeBron James sa Golden State Warriors. Yes mga idol, si LeBron papuntang GSW. Isang controversial na pahayag nga po yan mga idol, ang mungkahin niya ay tanggalin si LeBron James sa Lakers at i-trade sa Warriors. Ipayag naman kaya ang mga fans ng Warriors, ganon din kaya ang Lakers? Sinabi pa ni Rick Kamla, sa palagay daw ba ng iba sa susunod na taon, naiiwanan din ni LeBron James at Anthony Davis ang Lakers para lamang sa isang kampyonato? Kung siya daw ang nasa lagay ngayon ng Lakers, pasasabugin daw niya ang lineup nito. At si Anthony Davis ay tatanggalin din niya at ililipat niya sa New York Knicks. At siya daw ay mag-move on na. Nang sa gayon ay wala ng Rich Paul, walang Clutch Sports na kinabibilangan din ni LBJ at Davis. At kapag nagawa niya daw yon, may babalik na niya sa kanya mismo ang kanyang kupunan. Yan naman ay kung siya si Jeannie Buss. Pero ang tanong mga idol kanina, sino ba ang kapalit ni LeBron James kung sakaling i-trade siya sa GSW? Mapupunta sa Lakers ang underperformer na si Andrew Wiggins, si Jonathan Kuminga na may potensyal maging All-Star, si Moses Moody, James Wiseman at may kasama pa ang mga draft picks. Kaya kung siya daw ay nasa Lakers ngayon, pipindutin na niya ang reset button. Mga idol, mukhang papatusi naman ang ganitong klase ng trade ng Warriors dahil mapapanatili nila ang trio nila, si Stephen Curry, Klay Thompson at Draymond Green. Sa ngayon, nasa kalagitnaan sila ng pakikipaglaban para sa isang kampyonato at kapag naisama pa nila si LeBron James, yan ay isang blockbuster trade ng taon. Imagine mga idol, ang sinasabing The GOAT ay posibleng mapunta sa trading block. At samantala para sa NBA update natin mga idol, halos abot kamay na ng Miami Heat ang kampyonato dahil lalaban na sila sa mananalo sa Milwaukee Bucks at Boston Celtics. At kung sino nga mananalo sa kanila, sila ang haharapin ng Miami Heat sa paparating na NBA Eastern Conference Finals. Sa score na 90 at 99, hindi nagawang makahabol ng Philadelphia sa Miami Heat. Nagsimula silang umarangkada sa third quarter at hindi na lumingon pabalik. Sinandala ng Miami Heat si Jimmy Butler sa score na 32 big points. Tila ba nabalahibuan naman si James Harden sa Sixers na nagtala lamang ng 11 points. Ito na nga ang pangalawang pagpunta ng Miami Heat sa Eastern Finals sa loob ng tatlong magkakasunod na taon.